home for quality, affordable, and complete lines of veterinary and agricultural products. Pacifica Agribet. Kumpleto na, sigurado ka pa! Agri-TV! 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 Hayop! 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 Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats' grooming, Frenzy Shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Buko, paano nangyari na imanggahan itong farm ko? Ha? Pambihira! Pag manggang itinanim, buko ang aanihin. Hindi po ba napapansin? Ang galing ah. Paano nangyari? Tignan ko malunod sa isang buko ah. Pero napakabisa po nitong talaga namang pamatid ng uhaw, lalong-lalo na sa pagod ko araw-araw. At siyempre po, dahil malapit na rin ang mahal na araw, yun pong ating mga kasamang mga Katoliko ngayon. Eh, nandyan po sa mga simbahan at binawagayway po ang kanilang palaspas na gawa nga po sa dahon ng niyog. At siyempre po, ako naman ay makakasama ninyo ngayong araw ng palaspas sa loob ng kalahating oras kung saan ibibigay ko po sa inyo ang pampaganda ng inyong bukas. Eka nga, ipag-ibig na wagas dahil nga po, ito ang inyong pwedeng abangan sa ating Agri-TV. Hayop ang galing! Ngayong umaga sa Agri-TV, hayop ang galing! Sa bantay baboy, mga bulating baboy, ilalati ko! Bigrola all the way! Pagpapalaki ng magiging palahi ang inyong baboy, wastong pakain, alalahani! Huwag kukurap sa huling parte ng ating Sweet Spring Country Farm Series, mga produktong kakabilib! Sa pagpapatuloy ng pet ko, love ko, on American Bully Dogs, paano ba sila ibinabahay? Toothbrushy na mga bad breath na aso, susolusyonan sa Happy Pets! At syempre abangan nyo kung saang farm ako tutungo at sari-saring trivia pa po! This portion is brought to you by Univet. Wala na pong paligoy-ligoy, tayo na po ay tumuloy sa ating inaabangang bantay baboy. Mga pesteng bulate ang patatalsikin, lalo na sa nagdadalang biit ang inahin. Ito'y di na dapat patagalin, ano nga bang nararapat gawin? Sa pagbabantay ko sa mga baboy ko, maraming beses ko na nakaengkwentro yung mga pesting bulate na yan. Mga magnanakaw ng sustansya. Bawas sa paglaki ng baboy, bawas sa kita ng baboyan. Kaya ako yung mga biko, regular kong binibigyan ng dewormer. Pero Dok, ano pa bang dapat gawin para mapuksa ang mga lintek na pesting bulate na yan? Para matigil na yung pag-agaw nila ng sustansya sa mga alaga ko. Tama yung pagbibigay mo ng dewormer, Mang Ronnie. Pero dapat, bigyan mo rin ng dewormer ang buntis na inahin. Dahil kung may bulati yan, di lang ang inahin ang ninanakawan ito ng sustansya, kundi pati ang mga biik na laman ito.
baka lumabas na bansot ang mga biik. Kaya dapat gamitan natin ang dewormer na safe sa mga buntis na inahin. Para sa inahin, ihalo ang isang sachet sa isang litro ng inuming tubig. Isang sachet lang kada inahin. Maaari itong ibigay 10 araw bago manganak at pagkawalay. Ayos siya doon ka. Safe sa buntis. Kaya hindi mai-stress ang inahin ko. Magandang solusyon ang latigo. Dahil hinahalo ito sa tubig. Dahil dyan, hindi ito magdudulot ng stress. Para sa iba nating alaga na hindi buntis, maaari din gamitan ang Latigo 1000. Kapag nakitaan natin ang sintomas ng walang gana sa pagkain at kung nagtatae na hindi gumagaling sa pangkaraniwang antibiotic. Sa pagbibigay ng Latigo 1000 sa ating mga alaga, ito ang dapat tandaan. Ang isang sachet ay inahalo sa 1 litro ng tubig. Para sa mga biik, isang sachet sa kada 10 biik. Para sa grower, isang sachet lang kada grower. Para naman sa breeder, isang sachet lang kada inahin o barako. Pasukin man ng mga bulate ang biik, palakihin, inahin o barako. Agad lamang sumaklolo kay Kapitan Latigo. Mga bulate patay, tunaw at tanggal sigurado. Ito ay aking garantisado dito sa Bantay Baboy. Marami pa kayong dapat alamin. Manood lamang po sa akin. Ipangako ninyong lagi niyo po yung gagawin. This portion was brought to you by Univet. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Pigrolac. Kay ganda ng umaga, mga baboy nyo, kumusta na? Batid kong sila'y masisigla, sana sa sustansya, sila rin ay sagana. Si Makata po ang kasama nyo today. Sa pag-aalaga po ng baboy, titiyakin kong ito ay very okay. Sa pag-aalaga nga po, hindi kayo mahirapan, basta tatak Pigrolac all the way. Kumusta mga kapatid kong Hog Racers? Ronnie po ulit, kasama si Doc Francis. Kumusta mga barako natin dyan? Tandaan, sila po ang partner ng ating inahin sa pagpapalago ng ating baboyan. Doc, may papayo ba kayo kung paano natin mapapanatiling astig ang mga barako natin? Dapat, Pang Ronnie, bigyan natin sila ng tamang nutrisyon at postong pag-aalaga. Mas mainam din kung maiwasan nila ang heat stress dahil ito ay maaaring maka-apekto sa kanilang performance. Araw-araw, maaaring natin bigyan ng ating mga alagang barako ng kalahating Mama Pro Milk Maker at Mama Pro Developer. Sa dami na 2.5 kilo kada araw. Talaga, Doc? Pwede pala ang mama sa papa? Oo, pwede. Maaaring bawasan o dagdagan ang pagkain ng mga barako depende sa kondisyon ng katawan nito o sa dami ng kasta na ginagawa nito sa 1 linggo. Huwag kakalimutan na tulad ng inahin, kailangan din ng mga barako ng sapat na dami ng tubig upang mamatiling malusog. 2.5 hanggang 3 galon ng tubig ang kailangan nila sa 1 araw. Eh, Doc, paano naman yung mga dumalagang baboy ko? Paano ko maihahanda yun sa pagpapakasta? Hinaalagaan ang mga dumalagang baboy hanggang 8 buwan. At dapat ang timbang nila ay nasa loob ng 120 to 130 kilos. Maaari na silang magsimulang maglandi sa edad na 6 na buwan. Ngunit, hindi pa ito maaaring pakastahan. Sa pamamagitan ng bore exposure o ang paglalapit ng barako sa dumalaga, napapadali ang paglalandi nito. Ngunit dapat, limitahan lamang sa 15 minuto ang bore exposure. Hindi kasi dapat masanay ang dalaga sa amoy at sa presensya ng barako.
Ang pheromones na nakakapagpalandi o nag-i-stimulate sa mga dumalaga ay matatagpuan sa laway o ihi ng barako. Kaya't kung pipili ng barakong ilalapit sa dumalaga, mas makakabuti kung naglalaway o mabula ang bibig. Kulang sa minerals ang finisher o ang brute sauration. Samantalang sobra naman ang lactating rations para sa kanila. Kaya naman ang pinakamagandang abiso ay ang 50-50 ratio ng mama pro developer at milk maker. Dito tiyak na mapupunan ang kailangang enerhiya, mineral at protina ng mga dumalaga. Sa edad na ika-20 hanggang ika-22 linggo ng dumalaga, maaari na itong bigyan ng 1.9 kilo kada araw na magkahalong kalahating mama pro developer at milk maker. Ang dumalaga ay naasahang nasa bigat na 90 kilograms. Sa kanyang ika-22 hanggang ika-25 na linggo, bigyan ito ng 2 kilograms na magkahalong 50-50 ratio ng mama pro developer at milk maker. Sa ika-25 hanggang ika-30, 2.1 kilo ng pagkain. At sa ika-30 hanggang ika-32, 2.2 kilogram na ng pagkain. Ang dumalaga ay inaasahang nasa bigat na 120 to 130 kilograms para handa na sa pagkakasta. Mga 10 hanggang 14 na araw bago pakastahan ang dumalaga, dagdagan ng pagkain at gawin itong 3 kilograms hanggang 3.5 kilograms kada araw. Ito ay tinatawag na flashing. Sa pamamagitan nito, mapaparami natin ang bilang ng itlog na ilalabas ng dumalaga. Ang pagpapakasta sa dumalaga ay mas mainam na gawin sa ikalawa o ikatlong paglalandi. Kung may palahi ang baboyan, pagpapakasta ng baboy dapat ding paghandaan. Fertility nila ay alagaan para walang problema sa iyong palahian. Ang bahagi ito ay atid sa inyo ng Fibrolac. Episode, ipinakilala namin ang naglalakihan pero very friendly na American Bully Dogs. Kaya ngayong araw na ito, if you are interested in breeding your own, importanteng malaman ang facilities para sa mga ito. Bago ka makapag-alaga ng mga bullies natin, kinakailangan yung facilities as much possible, mas maluwag, mas maganda. At least dito pa sa kulungan nila, may sabili sila exercise pa lang, nakakaano sila, tsaka important din dapat yung may space tayo para takbuhan nila, talunan nila, maglaro sila. Kung mapapansin mo, lahat ng mga sa kennels ko dito, puro sementado kasi unang-una, mas madali sila linisin. Ang pagka-semento nila, hindi sila rough para hindi masakit. Semi-rough or semi-smooth, parang ganun. Meron tayong mga kahoy na makakapal na mas pwede nila higaan. Or kaya naman, dito, kasi may ibang aso na mas gusto, mas mataas ang higaan nila. At pagka kasi magsasaboy o maglilinis, ayaw nila nababasa sila, umakit pa sila dito sa mas mataas. Yung ating roofing, mas mataas, mas maganda, para yung init hindi masyado ramdam ng mga aso namin. Ang paglilinis namin dito, umaga, tanghali, gabi. Kasi sa umaga, yung mga duminla sa overnight. Dahil sa tanghali, kasi ipapakain ako sa umaga, so pagdating na medyo mga patanghali, may mga dumi na yan. Dahil sa gabi, bago sila matulog, at least malinis yung hihiga nila lahat. Yung ating mga facilities dapat, may electric fan man lang, or ang pinakamaganda sana, is naka-air condition siya. Itong dalawang cage na to, kung mga dalawang kennel na to, ito ang aking gagawing whelping area nila. So, dito sila mga nganak, dito nila live-raise sa mga puppies nila. Itong area na to, nakalaan to para sa mga puppies. Kung makapansin nyo, dito sa area natin na to, meron akong mga grass at puno. Ito, tinanim lang natin to para sa lilim sa kanila, saka mas maganda yung pasok ng hangin sa atin. Dito dapat meron tayo laging enough space para sa mga bullies natin. Kung yung pwede silang tumakbo, kung pwede silang maglaro, para na e-exercise sila. Kasi hindi po pwedeng palagi lang silang nasa kulungan. Parang tao din na medyo maninigas din yung mga katawan nila. Kailangan nila ng proper exercise, lalo na kung isoshow natin
next week sa pagtatapos ng ating series on American Bully Dogs, ang tamang pag-aalaga ang ating ipakikita. Eto na mga ka-agri! Eka nga, save the best for last! Dahil sa pagtatapos ng ating pagpasyal sa Sweet Spring Country Farm, usapang negosyo naman tayo with Senator Kiko! Sabi nila sa bawat sakahan kasi, mas maganda yung multi-cropping, pero meron ka pa rin number one na produkto. Okay. At dito sa atin, ang pinaka number one na produkto natin, itong lettuce at herbs. Ibig sabihin yan, ang pinaka-tinututukan natin at nagiging emphasis natin ay itong litsugas at itong mga medicinal at cooking herbs. Meron pa rin tayong iba pang mga produkto tulad ng pakbet variety vegetable. Tapos, ang ating patakbo dito, organic, tayo ay gumagawa ng sarili nating fertilizer na organic. Yung pesticide na organic, ano siya, hindi siya, pwede mo nga inumin eh. Hindi ho ako malalaso? Hindi. Masim-asim siya. Para siyang suka. Ba, speaking of suka po, nakakita ako ng suka rito. Ayan. Ito po ba siyang galing? Yung sa paumbong po kasi sa may amin, ba sa sasa? Sasa. Ito ay nyug. Nyug coconut vinegar. Naturally fermented yan. Hindi tulad ng mga industrially produced na suka. Sabay, palagay ko, isang araw lang eh, suka na. No? Ito, lima hanggang anim na linggo. Pinapa-ferment natin naturally. Nilalagay natin sa loob ng yung banga o tapayan. Apo. Yung clay jar. Kasi daw, yung clay, merong epekto sa lasa. At saka po yung pangalan, ang ganda. Oh. Kakiko, all natural sukang niyog, may asim ka pa. Oo, dahil pag inamoy mo yan, naku, ka-asim. Talagang pwede sa paksiw na isda. Naku, wala pong panama rito si Madam Auring. Sabi kasi ni Madam Auring, may asim pa siya. Ito talaga, may asim. Oh, diba? Ibang lasa niya at talagang healthy pa. Nanonood. Dahil nga po dyan, patungo na tayo rin sa ating tinaguriang katagang hayop sa pangnegosyo. Magkano naman po ang perbote? Well, depende sa dami. Pero kung pag tig isa-isa, ito ay 150, yung mas maliit ay 75. Pero ang importante kasi, at ito rin ang gusto nating imungkahi sa ating mga magsasaka, yung packaging. Kasi pag pinackage mo ng ganito, edi siyempre, kaayo-ayo, mas magandang, makakakuha ka ng mas magandang presyo. Ito, halimbawa, naka-basket. Yan po. Tapos may mga potted herbs. So, yan ang ating ilang mga produkto dito sa farming. Sa ating pagsasaka. Ito pong specialty ninyong lechugas. Ito po ba pagka sa supermarket bibilin, magkano? 120. Pero pag wholesale yan, mas mababa. Ganun talaga, wholesale kasi bulto eh. So ang farmer, dapat meron siyang produktong wholesale, siguro mga 50-60% ng kanyang ani, wholesale niya. Yung 40% retail, mas mahal. So para marami siyang sources, hindi yung isa lang, puro wholesale lang. Ngayon kasi, karamihan ng ating mga magsasaka, puro wholesale eh. So bagsak talaga ang presyo. Wala siyang access sa mga merkado. Yun dapat. Dapat sana ang gobyerno, ang local government, ang ating mga private sector, tumutulong para madagdagan ang kita ng ating mga magsasaka. Talaga nga namang sariwa. Di lamang hangin dito, pati na ang kanilang produkto. Tinitingnan mo dyan. Ha, itong mga collections ko ng mga figurines, pang feng shui ba? Kailan ka pa naman nahilig dyan. Pero sige pare, humanap ka nga ng figurine dyan na nagre-representa sa hirap na cat. Ha? Yun nga ang iniisip ko kanina pa eh. Kung bakit meron tandang, kabayo, dragon, kuneho, baboy, pati daga. Pero bakit walang pusa? Tama ka pare. Magaling ka mag-obserba. At sasabihin ko na sa'yo kung ano ang kwento sa likod niyan. Ano sa tingin mo pare? Kanina pa nga ako namang problema dito. Sige, istorya.
At ang mga kaagri, makinig na rin kayo. Kasi noon, araw, magkaibigang matalik itong si Pusa at saka si Daga. Tapos, nagpatawag ng isang pag-iimbita ang Jade Emperor sa lahat ng mga hayop kung sino ang pwedeng mapili niya at mapasama sa 12 Chinese Zodiac. O ano pare, pumunta ba sila? Oo, pumunta sila. Sabi ni Pusa, kailangan kay mapasama tayo dyan, parin Daga. Hanggang sa naglakbay sila. Ang problema, napagod ang dalawa, nakatulog yung Pusa. Tapos, nakapag-isip ngayon itong si Daga. Ang sabi ni Daga, pag ako ay pumunta ro nakasama ko ang Pusa, malamang na hindi ako mapili dahil ako'y maliit. Kaya hindi na naginising si Pusa. Siya na lang ang pumunta mag-isa at napili nga siya. Huli na ang lahat. Nung malaman ni Pusa na si Daga pala ang napili at napasama sa Chinese Zodiac. Kaya pala hanggang ngayon ay galit ang Pusa sa Daga? Biro mo, mag-best friend pala sila dati? Agri ka ba? Only one thing fuels life. Nothing should stop you from giving your best every day. Take Life Oil daily and complete your passion. I feel good. Fights parasites and infections. Provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, Frenzy Shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. This portion is brought to you by Happy Pets Frenzy Shampoo, the mild shampoo especially made for your pet. Happy Pets is always on a rescue. Sa mga nakaraang episodes, we gave you not just the best, but the right grooming experiences sa inyong mga pets. From bathing and combing, to nail trimming and ear cleaning, and even some pampering day with our celebrity pet owner, Charmaine Arnaiz, and her pet Thunder. And now, ibibigay namin sa inyo is one of the grooming tips that may be simple to handle but should not be missed. Ang importance and right process pagdating sa oral care for your pets. It's toothbrush time, doggy! Good morning! This is Dr. Susan A. Arcilia giving you the best treatments for your dogs here at Happy Pets. Our topic for today is oral care. Ano po ba ang importansya ng oral care para sa ating mga pets? Brushing your dog's teeth regularly is a great way to keep his gum and teeth healthier and fight gum disease. Train your dogs as a puppy to get him used to having his or her teeth brushed. Remember to use dog toothpaste that does not contain fluoride. Use toothbrush of medium bristles and the correct size. For a medium and large dog, an adult size. For a small dog, a child size brush. And for toy dogs, small special pet toothbrush. Provide tools and toys which are recommended safe for dogs.
Do not allow them to chew on hard or abrasive objects. If we do not provide our pets proper oral hygiene care, they will suffer from periodontal disease. Here's the proper process to do oral cleaning. Teeth ni Marty. I hope you learn so much information and tips on oral care dito sa Happy Pets Alagang Hayop. This portion was brought to you by Happy Pets Country Pet Cologne, leaving your pet smelling clean and fresh. Dumating na naman po ang takdang sandali mula sa aking pagbati. Magpapaalam na akong muli, pero alam kong kayo'y aking napangiti. At dahil nga po dyan, binigyan ko na kayo ng mga kaalamang talaga namang tatatak sa inyong isipan at puso at talagang magagamit na pang negosyo. Maraming salamat po sa araw na ito na aking mga itinuturing na amo. Yan po ay si Doc Ayong at si Yulo Lorenzo na may-ari po ng farm na ito. At dahil nga po dyan, ako po'y merong kasabihan. Di baling alam nilang ako'y masipag sa mga gawain, pero relax-relax din kapag ang amo'y hindi nakatingin. Bakit ko ba naman sisipagan? Eh, wala naman sila rito. Ang punta nila rito, eh, tuwing araw lamang po ng Linggo, ang mga alas 8 ng umaga. Linggo? Aba, darating na sila. Yari ako. Hanggang sa susunod po na Linggo, ako'y samahan po muli ninyo. Kahit pagod na pagod ako, dito lamang sa programang talaga namang lagi ninyong paborito, Agri TV, Hayop ang Galing!